tonight. Hindi, hindi naman. Ito guys, since tapos na kami kumain. Bali, syempre na tayo. Nandito na tayo sa ano, sa getting to know with Tita Arnett. Okay, start na tayo. Ala. Sige, go. Ano naman? Syempre, oh, syempre question number one. How young is Tita Arnett ba? How young? How young? Lahan niya. Bakit Tita? Malay mo, mas matanda pala ako sa'yo. Tita. Tita is young. Hindi, I'm turning 30. Oh, diba? So, old, 1 year older than me. Magano ako kay mag... Magka 29 na pa lang ako this April. Mukhang ilang taon na ba? Mukhang ano nung bata niya? Oo, di siya mukhang tita kaya nagugulat ako. Ano yung tita? Tita talaga. Diba? Nagugulat ako. Ano yung tita? Tita din naman. Mga pamantin. Ah, yung ba'y pamantayan mo ng tita? Siguro mga... Basta madami na akong pamantin. Ah. Oh, pare, ako marami rin yung inaanak, pero yung pamangkin, wala. Kasi small family ako eh. Hindi, sa mga cousin din. Oo. Salang pinsan ko. Salang pinsan ko, higing sa amin parang mga almost 10 sa mom side, sa dad side, tapos may other side pa. Diyos ko, malaki yung family ni tita. Marami akong pamangkin talaga. Minsan yung ibang pamangkin ko, mas matanda pa sa akin. What? Yung mga ganun? Oo, oh, sa bagay yung mga ganun. Depende din sa family tree eh. Okay na yun. Oh, next question. May assignment ka. Hindi naman. What's your profession ba? Aside from cycling. Ano? Pagka hindi ka nababike, what's your profession? Yung ano? Ano ho? Sa operations ako nangangkas. Ah, okay. Kaya pala sabi ko, ang una kong tingin, parang nag-angkas rider ba to? Hindi, ano? Okay. Ngayon naiintindihan ko na. Kala ko nagra-rider din siya. Pero yung team ko, kami yung in charge sa dispatching din. Hindi, kasi dispatching automatic yun. Ah, okay. Yung ano, masyado registration ng, parang yung team ko in charge siya sa pag-onboard ng bikers at pag-train. So kami yung nag-a-assess sa mga riders. Okay guys, so dapat siguro mag-upload din si Tito Arnett ng mga riding tips sa mga prospect ng magmumotor na sa sideline ng Angkas. Kasi ganun, di ba? Pwede. Pwede, pero baka yung trainers na lang kasi mas qualified sila. Ako alam ko in theory, pero... Ah, in theory. Iba talaga yung practice eh. Yung practice, hindi pa ako... In theory, kabisado ko yun. Pero in practice, yung trainers na lang namin. Pero di ba, sinasabi nga nila, theory without practice is useless. But practice without theory is dangerous. Oh, di ba? Totoo. Tama. Pero ano naman, theory without practice is not useless. Pero, syempre, hindi mo useless siya in a way kung hindi mo gagamitin. Pero kung mag-aaral ka, hindi pa rin. Diba? Kaya ko ng theory kasi lang dito talaga yun. Theoretically speaking, okay yun. Maganda. Pero mas much better kung pa-practice din natin. Pa-practicein ko yun. This year. Bali, ito na. Next question. Mag-a-apply ba kayo sa Angkas? Oo. Kung gusto mag-apply, mag-sideline yun. Pwede kayong mingin ng tips kay Tita Arlet. Okay. Kinakatawan ko. Okay, next question. Kaya ka pala naman lumabas agad eh. Hindi naman. Okay, next question. Si Tita Arlet by single? Oh, yes. Single daw, guys. Guys. Ba't ganun yung question? Hindi naman. Hindi related. Ano ka ba? Getting to know is siyempre personal din naman. Okay lang din naman. Hindi ko alam na mali late night with... Late morning to? Ay, early morning. Talk show tayo. Hindi naman. Kasi syempre getting to know with Tito Arnett niya. Kasi napapansin ko kasi sa ibang pinapanood ko yung ibang ano nito.
iba. Kaya natanong ko rin yung profession nito kasi napapanood yung ibang video nito, ibang content nito. Grabe, may mga may natutunan din ako yung sa mga emails kasi madalas na sa amin yung emails since pandemic na siya. So yung yung mga tips na kung paano yung proper etiquette in writing emails nandoon sa content niya. Kaya minsan hindi lang bike related, nandun na siya sa playlist, titignan nyo lang. Oh, di ba? Tumitingin ako. Tumitingin ako ng Normally, bike lang yung alam ng mga tao. Oh, hindi. Tumitingin ako ng iba. Kasi alam ko na merong other sides of Wow! Kinakabahan na ako. Nagugulat ka ba sa mga questions? Hindi naman. Simple. Parang nahahatsin na. Hindi naman. Okay, next question. Dream bike destination. Wala pa. Kasi bago lang, for me, beginner pa rin ako. Okay. Kasi natuto akong magbike, Kasi yung natuto akong magbike, magto 2019 na eh. Ah, okay. Oh, matagal na. Hindi pa ako matanda na. Ah, late. Parang ngayon nga hindi ko pa kaya mag one hand ng matinuri. Hindi, hindi naman kailangan, it's not necessary mag one hand. So, parang ngayon, dahil bago pa lang ako, everything is still exciting. Okay. Like parang so wala pa yung sa point, wala ka pa sa point na gusto ko marating yung ganito. Wala pa yung gusto ko bike ganyan kasi bike tour na ganito na gusto ko marating itong destination by bike. Mga one at a time lang. Wala rin. May mag-invite na, this weekend, dito tayo. Parang, okay. Kasi everything is great. Ang dami ko pang hindi napuntahan nearby para magka-dream destination na malayo. Okay. So, yun. So, next question. Bali, ano yung perception mo na since, di ba, di ba traveler ka na? Parang ikaw yung teacher sa akin. Teacher. Di ba traveler ka na? Traveler ka na. So ano yung parang napansin mo pagkakaiba? Nagka-travel ka via car and nagka-travel ka via bike. Ano yung napansin mo difference? Ano yung feeling? Ano yung naisip ko? Ano yung napapansin mo? Ganon. Dati kasi backpacker. Backpacker ka. Hindi ako yung may dalang car. Talagang nagkakahiyo. Commute. Minsan, nag-hitchhike din ako. Dati. Tapos, pag ganun kasi, ang normal mong gagawin talaga is magtatanong ka. So, mas madalas ka magtanong. Parang ngayon, hindi... Madalas pa rin eh. Pero, ang main difference kasi ngayon, parang ang laki nung factor ng preparation. Oo. Kasi dito sa biking kasi, lack of preparation, wala ka. Tsaka naka-rely ka kasi on your own strength. Oo. Sa backpacking kasi, although... Sa backpacking kasi, pag nag-commute ka, although kailangan malakas yung endurance mo kasi minsan malaki rin yung backpack mo. Bigat din na yung maaaw ka ng... 40 liters. Bigat yun. Tapos ilang araw yun. Sa akin, huli ko, 1 month ako nag-backpacking. Pero hindi mo kailangan umahon. I mean, pwede, iba sa bike eh. Sa bike kapag hindi ka talaga nagbabike lagi. Hindi ka pwede sabihin na, okay, mag-1 month bike packing ako. Mag-tutor ka, ganito, 1 month. Parang bahala na. Pero sa traveling, pwede. So yun. Sa akin kasi napansin ko, di ba, from commute to bike, mas napapansin ko yung nasa paligid. Kasi, di ba, ano din eh. Kasi kung sa, di ba, nagka-travel ka via bus, parang you get used to ignore the surroundings, kung gaano ka bait yung locals, kung tatanong ka, tapos whereas kung sa bike kasi, you get used to it na napapansin mo yung detalye, ganito pala, mahirap pala itong ruta na to, ahon pala to, ganyan. Tapos, actually, slow travel. Slow travel, then ayun nga, you get used to neglect things na para sa akin kasi pag nagbabike tour na ganyan, you get used to neglect things
around you kung nasa commuter, sa bus or what, whatsoever. Dami mong di napapansin. Oh, dami mong di napapansin na napapansin mo sa bike. Diba? Tapos pati interaction sa locals eh. Yun din eh. Tapos kung gano'n sila ka-hospitable, kasi lalo sa mga bike, tatanong sila saan ka galing. Yun. Yun. Okay. Well, next question. Ayun, okay lang. Bike related. So, ano siya? Bali, si Tita Arlette ba ay considered as introvert or extrovert? Obvious naman. Introvert lang. Introvert type. Na may pagkahalong outdoorsy. Mostly naman. Oo. Hindi ba? Pag extrovert kasi, automatic adventurous yun. Ganun, no? Sa'yo kasi parang sinasabi natin quasi introvert, quasi extrovert na, pero pwede sila mag-mix in between. Ano lang naman ako, parang mga 55% introversion. So parang ano rin, mas gusto mo, you prefer to move, halimbawa, isa lang companion, not in the group na marami. Siguro ako maximum ko na okay pa mga 7. Usually kapag lumalampas pa ng 7, parang nagkaka-anxiety na ako. Lalo na kung, kung kilala ko, okay na. Okay. Pero kung hindi ko kilala... Alibawa, ano lang, joiner lang, group wise, ganyan. Ako, parang, oh my gosh, na-stress ako. Parang dagdag yung sa stress. Anxiety in what way? Parang, may lap yun. Parang, kinakabahan, okay lang naman kapag ka... Basta may kakilala. Parang ano, you're not comfortable for that. Halimbawa, na sobrang dami. Pero okay lang naman kung like hindi naman nakikipag-usap. Pero kakausapin ako, tapos marami yan. Parang alam, nai-stress na ako. Hindi nagsisigil yung mga sinasabi. Dami nagsasalita, naguguluhan ako. Ganon, ganon. Okay, ganon pala. Kaya minsan, kapag, kasi may group rin ako na sinasalita. Okay. Tapos marami sila, sobrang dami. Lumalayo talaga ako. Tapos, kung sino lang yung makilala ko, yun pang yung normal na pinakakita. Okay. Sa amin sa certified na kachero, mga 6-7 lang kami. Mga ganun, seven okay lang. Tapos may makasama nilang jowa nila, mga 10. Oh. Sa amin kasi minsan, nagiging 30. Ay, ayaw ko rin yan. Parang yung off, medyo off sa akin. Kasi unang-una, yung travel time matagal. Actually, kaya lagi kami gabing-gabi nakakauwi kasi yung maantayin mo, syempre. Ang tagal, kasi syempre hindi kasi hindi pantay yung lakas eh. Hindi pantay-pantay yung lakas, tapos hindi pantay-pantay kung nagbo-bump na yung isa. Actually, yung ganun okay lang sa akin. Hindi okay sa akin. Ay, wag na lang pala. Ay, ganun. Okay. Hindi, kasi sa amin, laging delayed ng 2 hours yung take-off namin. Ah, yung oras! Kasi syempre, ang dami. Okay. Tapos hindi lahat on time. Parang hanggang 30 minutes parang okay. Parang they're not respect. Parang somehow. Hindi, parang hindi. Ano, parang somehow na laging may nalalate. Actually, lahat late lang. Parang so, tatlo lang kami hindi. So, dapat pala, pagka nag-set ka ng ride, ano, plus one, backwards 1 hour. Ayaw mo naman ang ganun. Eh, paano kung early sila? Siyempre, ako yung late, nakakaya. Pero laging ako yung nai-scam sa call time. Nabubudol sa call time. Laging hindi, pero kanina, actually, nag-meet kami, nauna siya sa akin. Eh. Nagulat ako. Pero on time naman kami. 5 minutes earlier. Kasi inarasan ko eh. 5:55. Kasi nandun na ako sa may ano, binilisan ko na, uy, malalate ako. Hindi, mga ano, hanggang 30 minutes, wala lang yun sa akin. Pag umabot ng 1 hour, medyo iniisip ko na, ayun, hindi na ako sasama ulit. Medyo hindi, sa akin kasi, parang ano yun, parang, alam mo yun, parang sa akin na, siyempre, pinapahalagaan, kaya, hindi maaari sa mga meet-up namin, maaga ako. Minsan sinasabi ko, pag alam ko malilate ako, pinauuna ko, nahabol ako. Actually. Ganon. Kasi pinapahalagaan ko yung oras eh, para siyempre, gumising na, it's unfair for me, na, uy, gumising siya ng maaga, siyempre, effort ka rin. Parang ganun lang. Pero pag sinasabi ko sa mga rides namin, sinasabi ko malilate ako. Although minsan, ang ginagawa nila, sinasabi na nila sa akin yung totoo. Na, oh, punta ka na lang ng gantong oras, pero gantong oras talaga yung meet up. Tapos parang hinahayaan na nila na isip na okay lang na malilate ako kasi
malamang, ganun pa rin naman. So parang sinasabihan na nila, kunyari, ang iyaan lang sa grupo, 4 a.m. Sabihin sa akin, oh, 5 a.m. ka na lang dumating. In-advance na nila. Kasi alam naman na nila na hindi ako malilate on sa oras naman. Okay. Although malilate ako pag may nangyari. Oh, pag may abira na naman talaga, automatic naman yun. Wala pa naman. Siyempre, abira is inevitable. Okay, next question. Currently most epic ride mo? Ito? Hindi ba sabi? Ito yung parang pinaka-epic ride mo na talagang talagang alam mo yung bong na bong ka. Kasi ito malakas pa ngayon eh. Yung alam mo yung parang last pag na last pag. Talagang mahirap. Oh, most epic ride so far. Madali lang actually yung pinaka na hirapan ako. Kasi bago pa ako nun eh. Yung... Saang ruta? Hindi, madali lang to. Bago pa ako nun eh. Ano nga? Sa Tarlac lang. Bumban? Wait lang. Monasterio? Goshen? Goshen! Uy, nakarating siya ng Goshen. Nasa na all. Resort, Tarlac. Yun yung pinaka pagod na pagod ako. 100 km lang yun eh. Oo, pero patag naman kasi ang init. Oo, pero yun yung hirap ako na parang ayoko na magbike. Usually naman, lagi naman natin nasasabi na ayoko na magbike pagkapagod na pagod yun. Pero pagkagising mo kinabukasan, saan kaya yung next? Pero mali ako noon, nabudol ako noon eh. Oo, ganun? Kasi, as in, yun yung second long ride ko. Ah, second long ride? Yung nice. First long ride ko, parang 30 kilometers lang. Awesome. Ah, malaki yung gap. Ang laki nung gap. Ah, okay. Kasi hindi ko alam. I mean, alam ko, I was scared. Ah, ano lang talaga. Sabi kasi nila madali lang eh. Na-underestimate niya yung bamban. Kasi usually kasi, naramdaman ko yan, yung nag-bike tour kami sa Bigan, nag-ride out kami ng madaling araw sa Manila. Diyos ko, tanghaling tapat sa Tarlac. Iba ang init. Iba ang init, guys. Iba. Ano pa lang, ramdam ko na Pampanga pa lang eh. Umaga pa lang, tapos nag-lunch kami. Sa dulo ng Pampanga, tapos ano na yung Bamban Tarlac na yun eh. Tanghaling tapat. Masakit. Day 1 ko, hanggang Urdaneta lang na... Hanggang Urdaneta lang kami doon sa Bigan namin, sa bike tour namin sa Bigan. Day 1 namin, Urdaneta. Yun. Ang init kasi grabe, sabi ko. Every 5 kilometers, humihinto talaga ako. Nag-hibernate ako, alam mo yung temperature ko sa ulo, maangat. Kailangan ko magpahinga. So, huwag niyong underestimate yung Tarlac. Iba yung Tarlac sa init. Kasi rice speed din na sa gilid. I think huwag niyo underestimate any rides. Any rides. Ngayon, simula nung time na yon, hindi na ako nabudol ulit. Nagre-research na siya, guys. Hindi na ako naniniwala sa madali lang yan. Kaya mo yan, kaya na ko yan. Hindi na ako naniniwala sa ganun sa Kaya ngayon, pag nabudol ako, kasalanan ko na. Kasi hindi na ako nag-research. Hindi, tsaka naman eh, well aware naman siya sa route. Kasi nag-research niya. Sinasabi ko na hindi ko naman binubudol eh. Sinasabi ko naman na may ahon eh. Pero hindi ko sinasabi gano'ng katarik. Sinasabi ko lang may ahon. Pero sinasabi niya yun na advance para makashift ako. Oo, yun. Para syempre ano din naman eh. Safety din ang drive training. Okay, next question. Ano yung pinaka nakakatakot sa sa'yo in biking? Saan ka natatakot pala? Sa ano? Sa accidents. Oo, sa accidents talaga. Kasi okay naman eh, okay yung biking. So, ano lang, yung accidents, either by human error, normally human error naman yan. Oo, majority naman eh. Yun lang, accidents lang. Kasi syempre, hindi naman ako masyadong takot na masaktan or what or ma-injure. Mas takot ako na... Hindi siya takot masaktan. Wow. Para tong si Sir, yun, ang daming hugot. Hindi naman ah, hindi. Hindi, kasi mas nakakatakot na... Hindi mo na magawa in the future kasi nagkamali ka for a split second. Actually, may nangyari sa akin eh. Yung kung mapapanood mo yung tungkong voice mo. Tsaka kung in-accept mo yung, ano, yung friend request ko, nandun yung sa ano. Oo. Oo. Hindi niya. Oo, sana all, diba? pero actually, meron. Sige, may asan. Bali, last question muna. Last question. Ito na yung pahinga namin. Hindi, pahinga namin kasi pupunta na kami sa next destination namin. Maga pa! Bali, last question. Bali.
So far, na-enjoy mo naman ng biking. Parang ito yung part na ng stress relieving activity mo. Actually, kaya lang ako nag-aral mag-bike kasi gusto kong mag-motor. Parang stepping, ginawa lang tayo stepping stone. Yun lang talaga yung goal ko, mag-motor. Kasi, diba nga natatrabaho ko sa angkas. So parang, ang boring, lagi ako nakaangkas lang talaga. Tapos parang naiinggit ako kasi mga kasama ko nag-motor, tapos ako nakaangkas lang. Okay. Tapos hindi naman nila ako tuturuan kung hindi ako marunong mag-bike. Kaya ako nag-aral ng bike. Pero ngayon, yun na no na sisimulan mo na yung mga adventure, you get used to enjoy. Actually, hindi ko na ginagamit yung motor ko ngayon. Parang papaandar mo na lang. Pinapaandar ko na lang para hindi maano yung makina. Pero sobrang basically, basta enjoy ka sa bike. Hindi naman, gusto ko rin motor, syempre kasi hindi masakit. Walang pagod. Chill. Literal na chill. Iba kasi yung pride mo kapag nag-bike ako. Uy, nag-bike ako sa ganyan. Oo, alam mo pa nagkukwentuhan, di ba, sa kwentuhan na, uy, narating mo lang yung bike. Grabe, ganun yung reaction sa'yo. Siyempre, bibida yun. Lalo na sa mga, hindi, pasintabi sa mga nagmumoto. Kasi, pwede kasi, hindi, I mean kasi, di ba, yung, lalo na yung Jeriel's namin, Jeriel's Peak. Diyos ko, alam mo yung gulat ng mga nagmumotor doon pag tinatanong, saan ka galing, Manila? Ha? Grabe nga. Kasi nakikita nila yung daanan eh. Talagang ahon talaga. So, ganun nga yung mga nagmumotor, magugulat lagi. Sa amin nga sa office, tinatanong nila lagi, ba't ka ba nagbabike? May motor ka naman. Oo, ano ba nakukuha mo dyan? Pero ngayon, nagbabike na rin sila. Kasi nga, di ba? Siyempre kung halimbawa gusto mong mag-exercise na nakaupo ka lang sa opisina, papawis, ito na yun eh. Bike to work, kaya na yun. Actually ako, may anxiety ako. Pero pag nagbabike ako, nawawala. Ah, okay. At least, di ba, somehow nagiging stress reliever din ang bike. Sobra. Yun. Uy, thank you so much, ha. I recommend biking to everyone. Oo, yes, everyone naman. Kahit folding eh, pwede yung city tour, city riding, pwede siya. Pero yung gusto mo yung parang medyo, mountain bike parang. Para kahit saan ka nakakarating. All terrain. Ngayon, ang nasa trend ngayon kasi gravel bike. Nasa trend ngayon. Na pwede pang long ride, pwede pang trail. Na hindi siya nabubuhay. Kaso walang suspension mo? Oo, wala. Suspension mo yung balikat mo. Ay, yung nag-gravel ako. Diba yung mga video ko naka-gravel bike ako. Oh, pero yun lang. Uy, thank you so much for having us here. thank you. Oo. May parang at least, di ba, sports siya na sinasagot ang mga tanong natin na simple lang. So yun, at least nakikilala na rin natin si Miss Arlette. Buti na lang nga sinamahan ako ni Ron kasi matagal ko na talagang balak mag-trail. Kaso ayokong i-try ng solo. Oo, hindi. Kailangan nung mag-guide sa'yo. Kasama ko si Carms. Ayaw kasi nun ng trail eh. Okay. Hindi talaga, pag hindi mo talaga mapipilit eh. Kung halimbawa long ride lang. Pero gusto niya yung mga ganun, bike tour. Oo, kasi mas nag-enjoy ako eh. Enjoy ako sa lahat. Pati, when you blend with nature kasi iba yung pakiramdam. So, oo, sa akin. Ewan ko sa'yo. Sa akin, ganun eh. Pero yun nga, hindi ako yung naniniwala sa lakas lang ng loob. Oo. Gusto ko practice muna. Oo, yung sinasabi ng mga iba na lakas lang ng loob. Hindi ako naniniwala. Huwag ganun. Simula nung nabudol ako sa Tarlac, hindi na ako yung lakas lang ng loob. Hindi na yung baon, ano? Para kailangan ensayo din. Oo. So yun, maraming salamat no kay Miss Arlette dahil pinawanlakan niya yung ating question and answer portion. getting to know content no ng vlog. At least, di ba? Magano? At least may kilala siya on the road. Makita siya, makakilala sa kanya sa kalsada, sa daan. O, di ba? Tapos yung mga gusto, hindi ko rin alam, ngayon ko lang din alaman na nag-work pala siya sa Angkas. Angkas number one. kala ko. Sabihin, sponsor. Hindi naman, syempre ano din eh. Share passion din naman.
Diba? I-share profession din naman. Hindi ako nag... Ang kasi hindi ako mag-aaral magbike. Oo, ganun. At least, diba? Nevertheless, nano rin eh. Parang gateway din yung angkas sa kanya. So yun! Maraming salamat! Bye-bye!